Kuya, mukhang marami yatang may iwan na mana sa atin to. Siyempre, pag itong natuluyan, sigurado ako sa ating mapupunta yung mana. Natural, kuya. Tayo yung tunay na anak. Tsaka kasalanan mo to eh. Dapat, hindi na lang natin dinala sa ospital. Hinayaan na lang natin. Kuya, nag-iisip ka ba? Alam mo, yung mga kapatid pa si tatay. Kapatid? Ano nga mo? Problema ng kapatid nila, problema yan natin. Kasi obligation pa natin yan, na alagaan to. Kuya, pag pinabayaan natin, sasabihin ng mga kapatid niya, pinabayaan natin yan. Naku ba? Hayaan mo sila mag-isip, ang importante, yung mana, nag-iisip ka ba? Hayaan mo na yun. Basta ngayon, nandito na tayo. Sana matuloy na to. Bakit kaya tayo mag-alaga dito? Ba't hindi yung ampun? Kuya, saan ba yung ampun niya ito? Hayaan mo na lang yun. Basta importante, ako mag-desisyon sa mana. Intindihan mo? Hoy, mga kuya! Grabe naman kayo! Buhay pa si Papa eh! Ba't ganyan kayo magsalita? Narinig ko yung mga pinag-uusapan nyo eh! Alam mo, wala ka nang pakialam ko ng pinag-uusapan namin. Buti naman at dumating ka, nang magkaroon ka naman ng silbi. Ewan ko ba ito sa tatay natin? May anak naman, nag-ampun pa. Oh, paano ba yan? Alis na ako. Teka lang, sama ako! Sabay tayo! Hoy, ikaw ampun! Bantayin mo tong tatay namin, ha? Nang may silbi ka naman, at aalis kami. Tawagan mo kami, pag natuluyan na to. Intindihan mo? Hello, babe. Alam mo ba, may good news ako sa'yo. Si Daddy na hospital. Alam mo, pag natuluyan yun, sigurado ako, sa akin mapupunta yung mana. Tsaka yung rest house sa Tagaytay. Naalala mo ba? Sa akin na rin yung mapupunta. At dun na tayo titira. Oh, sige na. Tatawag ako sa'yo, ha. Bye-bye. Teka lang, Tol. Tama ba yung narinig ko? Sa'yo yung rest house sa Tagaytay. Tol, baka nakakalimutan mo. Bunso ako. Sa akin yung rest house, sa'yo yung kondo. Naka ba? Ako dapat magdidesisyon sa mana ni tatay. Kasi ako... ang kuya mo! Hindi naman pwede yun. Dapat pantay-pantay tayo. Ay, ikaw. Ang late-late mo. Marunong ka na mag-desisyon sa buhay, ha? Ako sundin mo! Tsaka ano mo, itong bahay na to, sa akin na rin mapupunta. Tsaka mamaligosyo ni tatay, ako nang mamamahala. Grabe ka talaga, kuya. Napakagahaman mo talaga, no? O sige, ganito na lang. Yung mga negosyo ni tatay sa Tagaytay, sa akin na. Oh, tamang-tama. Yung mga babuyan tsaka manukan doon, ikaw na mag-asikaso, ha? Tsaka wala akong panahon sa mga probinsya-probinsya na yan. Sa'yo na yan. Oh, ito na pala yung ampon. Grabe naman kayo. Nakuha niyo pa talaga mag-inom. May ganda na kakalagayan ni tatay. Imbis na tinutulungan niyo ako doon, nagiinom kayo dito. Hoy, ampon. Ang dami mong sinasabi, ha? Gusto mo makatikim nito? Hirap-hirap naman mag-isa-kaso doon mag-isa. Kayo, nagpapakasaya lang dito sa bahay. Alam puro mo, upada kasi iniisip nyo, eh. Alam mo, J-Boy, kung nagre-reklamo ka sa pagbabantay kay tatay, pwede mo namang iwanan, di ba? Eh, tama, para matuluyan na. Tsaka, J-Boy, tandaan mo, huwag na huwag mo kaming pagsasabihan dahil ako yung nakakatanda at ikaw, ampun ka lang. Eh nga pala, ba't ka umuwi? Kukuha lang sana akong gamit. Para doon ako mag-stay. Kukuha ka lang naman pala ng gamit. Kumuha ka na! Puro lang kasi kayong pasarap. Wala kayong iniintindi kung puro mana-mana na lang. Ito talaga ang J-Boy na to eh. Nagmamagaling. Akala niya siguro, bibigyan ko siya ng mana. Kahit piso, hindi ko siya bibigyan. Kuya, barkada ko, nag-aya. Masabar daw, sunod tayo. Sigurado ko may chicks dun, ha? Ay, malamang marami! Tara na! Nga pala, kuya. Baka pwede namang pasikaso na natin yung mana para naman mapag-atiyan na natin. Aka ba? Chill ka lang. Tsaka kinausap ko na yung abogado. Sigurado ako, this week, tatawagan tayo nun. Ah, kuya, isa pa palang tanong. Eh, paano pala yung ano, yung ampun, si J-Boy? Si J-Boy? Ba't pa na pa inintindi yun? Tsaka isa pa, hindi natin yung kadugo. Hindi nga natin kapatid yun, ampun yun eh. Alam mo, maraming ari-arian si tatay. Kahit mawala man yung si tatay,
Wala tayong problema. Hindi na tayo maghihirap. Kuya, may tumatawag oh. Hello. Hello, kuya. Oh. Uwi na kayo. Nandito na yung attorney. Kakausapin daw kayo. Ah, sige. Pauwi na kami. Oh, paano ba yan? Narinig mo naman, di ba? Narinig mo. Tumawag si J-Boy. Andun na yung attorney sa bahay. Pakukuha na natin yung mana. Tara na! Ah, nga pala, J-Boy. Kanina ko pinaantay yung dalawa mong kapatid eh. Darating ba sila? Ah, attorney, tinawagan ko na po. Ah, papunta na daw po sila. Tama-tama. Kailangan sila itong mabasa at papirmahan. Oh, yun na pala eh. Ah, Sir Francis and Sir J-Boy. Attorney, ba't niyo pa kinausap to? Hindi niyo ba alam? Ampun lang to eh. Tsaka, ano pa ginagawa mo dito? Dapat umalis ka na. Eh, attorney, pwede na ba namin pirmahan yung papel na yan? Para nun malipat na agad sa amin yung mga pamahala ni tatay. O naman, pwede niyo itong pirmahan. Pero basahin niyo muna. Attorney, yung ayaw namin yung paligoy-ligoy pa. Gusto namin pirma agad, di ba? Oh, sigurado ako. Sigurado ba kayo? Hindi nyo babasahin yan? Hindi na kailangan na ba? Oo ba, attorney? Pahirapan mo ba kami? Tsaka ikaw. Ano pang inaantay mo? Pwede ka na umalis. Bukas yung pinto, oh. Wait lang, kuya. Bago ka umalis. Ano? Umaasa ka na magkakaroon ka ng mana? Huy! Ampun ka lang! Alam mo kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Alam mo, pabigat ka lang naman sa amin eh. Ngayon wala na si tatay. Pwede ka nang umalis. Ano? Hindi ka pa alas? Ha? Sandali lang. Tay? Tay? Attorney, okay na ba lahat dyan? Napirma na ba nila? Oh, Sir Marlon. Pinarmahan ng dalawa nang di man lang alam kung ano nakasaad dito. Attorney, maaari mo bang explain sa kanila kung ano yung nakasaad dyan? Francis Enzo, yung pinirmahan nyo ay wala kayong matatanggap na mana kung sakaling mawala ang tatay nyo. Di pwede yun, attorney. Kami yung totoong anak. Dapat sa amin yung pupunta yung mana. Tay, ano to? Oh, tama ka. Kayo yung totoong anak. Pero ano ginawa nyo? Kala nyo ba? Hindi ko alam yung mga pinagkagawa nyo. Mas gugustuhin nyo pang mawala ako para makuha yung mga mana nyo? Sayang paghihirap ko sa inyo. Wala kayong kwenta. Mabuti pa tong si J-Boy eh. Oo, hindi ko siya kadugo. Pero mas tatay panturin niya sa akin kesa sa inyo, ng mga tunay kong anak. Alam nyo, mas mabuti pa, magsialis na lang kayo dito. Wala kayong makukuha kahit ano pag nawala ako. Tatay, teka lang. Pwedeng patawarin mo naman kami ni kuya. Patawad? Sa tingin nyo, mapapatawad ko pa kayo sa ginawa nyo? Wala na. Sinayang nyo lang. Sinayang yung lahat yung pinaghirapan ko. Sige na! Makakalis na kayo! Attorney, maraming salamat ha. So, paano Sir Marlon? Lakari ko na tong papel na pinapaalakad mo sa akin para maasikaso ko na. Sige, attorney. Salamat. Para mailipat na rin natin sa pangalan ni J-Boy lahat ng mga ari-arian mo. Okay, attorney. Maraming salamat. Teka lang po. Mana po? Sige na, attorney. Sir Marlon na lang papaliwanag sa'yo. Sige na, attorney. Ako nang bahala dito. Salamat po. Maubo ka, J-Boy. Tay, ano po yung mana? Alam mo, J-Boy, di man kita totoong anak, di man kita totoong kadugo, pero mas sigit ka pa sa mga totoong anak. Tinuring mo akong tunay na ama. Di mo ako pinabayaan. So lahat ng yan, deserve mo. Tay, yung mana, hindi ko kailangan yan kahit dun na lang sa tunay mong mga anak. Tay,
Yung pagtanggap mo pa lang sa akin, laking pasasalamat ko na eh. Nakita mo naman yung ugali ng dalawa kong anak. Kung sakaling sa kanila mapupunta yung perang pinaghirapan ko, mawawala rin lahat yun. Kilala ko sila. Ngayon, Jeboy, lahat ng ari-arian ko mapupunta sa'yo. Kung sakali mang mawala ako, totoo mawala na ako. Sana lahat ng pinaghirapan ko hindi masayang. Tay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Matagal ka pa. Pero kung sakali man, hindi ko sasayangin lahat ng pinaghirapan mo. Maraming salamat, anak. At isa pa, kung sakaling dumating nga yung panahon na mawala ako, ikaw nang bahala sa mga kuya mo. Sige, tay. Bibigyan ko rin sila kung anong meron ako. At sana, pilitin mong mabago yung pananaw nila sa buhay. Sige po, tay. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko. Sige. Salamat. Tay, gutom na ako.